Okay mga tol, siguro ang iba sa inyo iniisip na ako isang magaling na operator at lalo na yung mga baguhan dito sa channel ko at lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang, siguro iniisip nila na okay itong taon to, magaling na operator to. Pero lingit sa kaalaman ninyong lahat, lalo na sa mga senior citizen o mga senior ko, mga senior operator, syempre ang tingin nila sa akin, lalo na bata ako sa kanila, ay isa pa rin akong baguhan. Tama naman, no? So, kung mapapansin nyo, ang tinuturo ko rin sa vlog ko ay puro kadalasan ng mga basic tutorial. So, sa paningin ng isang zero knowledge pagdating sa crane o kaya ay konti pa lang ang nalalaman, so, malaking bagay sa kanila yon, malaking tulong sa kanila yung nai-share ko na kahit sa maliit na paraan, sa pagtali ng shackle, sa kung paano mag-operate ng basic. So, para sa kanila, malaking impact yon, malaking bagay yon na naitulong ko. Pero pagdating sa mga senior operator, syempre ang tiningin nila ron sa mga video na nilalabas ko ay basic. So, parang, uy, basic. Pero nagpapasalamat pa rin ako at may mga senior operator tayo dito na nakakaintindi at nakaka-relate sa ating mga nilalabas na video. Actually, ang ina-expect ko mga viewers dito ay mga talagang newbie o yung mga baguhan. Pero karamihan pa rin talaga ay may mga kapwa kong operator dito na talagang senior operator din at minsan ay inaalalayan din nila ako sa aking mga nasasabi, no? So nagpapasalamat ako sa mga ganun. Pero mas marami pa rin talaga ang may kadalasan mga bitter o mga ampalaya, no? So may isa tayong comment dito, ito nga halimbawa ko ay may isang, hindi lang isa eh, ilan yung sumita sa akin na may video ako dito na naglabas ako ng nag-ooperate ako ng backhoe. So doon inamin ko na ako ay hindi certified backhoe operator. Tama naman kasi wala naman ako certification eh na backhoe operator. Pero marunong ako magbako, no? So, at saka nagbigay sa akin ng authorized dito na mag-operate ay yung company. Dahil sa lugar na yon, ilan lang naman kaming tao, mga pito lang yata kami. Ako lang naman ang driver. So, lahat ng unit doon, heavy equipment doon, ay naka-incharge sa akin. Boom truck, crane, backhoe, mga service na maliliit, multicab, etc. Lahat yan sa akin naka-incharge. So, binigyan ako ng authorized. Although, hindi ako certified sa... Hindi ako certified boom truck operator, hindi ako ano, ang pinaka-certification ko lang ay crane. So, ang punto ko nga ay may mga bitter pa rin talaga na sabi nila yun, uy, huwag kang makialam dyan, hindi mo unit yan, huwag kang pakialaman yan. Bakit ka nagtuturo, hindi ka naman pala certified? So, masakit pakinggan para sa akin. Pero okay lang naman, kututusin niya yung mga ganyang basher is, I love basher. No? Kasi kundi dahil sa mga basher na yan, kahit paano, naririnig natin yung maling punto na nagagawa natin, no? So hindi naman talaga dapat ako nag-operate dahil hindi ako certified, pero ako ay authorized. So binigyan ako ng authorized ng company. So kahit paano may power ako na makapag-operate kahit hindi ako certified. Doon lang sa lugar namin, dito lang sa company namin. Pero pagdating sa iba, syempre bawal na uli yun. At ang pinupunto ko nga dito ay yung pagdating sa sharing. Yun ang gusto kong ipalabas sa video na to. So mapapansin nyo, binuturo ko yung mga basic sharing, no? So, ang isang basic sharing ay, tulad nga niyan, basic. Napakadali lang kung tutusin para sa mga wala pang kaalaman. So, sa mga zero knowledge pa, napaka-basic lang ng ano ko na itinuturo. And then, ibig ko sabihin pala, para sa mga legit o mga professional na operator, napaka-basic ng itinuturo ko. Pero bilang mga baguhan, ay yung tinuturo ko ngayon, napakalaking impact. So, nagtuturo ako doon kung paano mag-operate ng backhoe. So yun lang naman ang inoperate ko, wala akong binanggit na company, wala akong binanggit na kung sino-sino, hindi ako nagda-drop name. Ang tinuro ko lang ay basic function ng backhoe. So alam ko dyan maraming nagtuturo dyan ng mga professional na backhoe operator. Siyempre, ikaw bilang viewers, kumbaga sa namimili ka ng cellphone, diba? Halimbawa gusto mo ng Samsung S9, siyempre, hindi lang isang video ang panonoorin mo. Marami kang video ang panonoorin. Siyempre, kung mas... Halimbawa, sa video na to hindi ka na-satisfied, haharap ka uli ng ibang video na pare-pares lang naman ang content. Ang hinahanap lang ay Samsung S9. So, ganito rin ang ginagawa ko sa, ano, no, sa video na ginagawa natin ngayon. Maraming mas magaling sa akin mag-operate at mga certified na backhoe operator o crane operator. Ang pinalalabas lang natin dito kahit paano, meron silang option, no? Nakamakapamili, magkaroon ng dagdag na idea na hindi nasabi sa kabilang video na yon at nasabi sa video na to at hindi ko naman nasabi sa ibang video. So yun ang ano, no, ang isa sa dagdag na nakatutulong sa mga viewers natin. So yun nga, sinita niya ako na ba't daw ako nag-operate, hindi naman ako certified, wag daw ako makialam. So ang punto ko naman ay ang tinuturo ko lang naman ay is yung basic kung paano paandarin yung bako.
tulad niyan, isang maliit na kaalaman na i-share ko kahit paano yung makakapanood ng video na yon, nagkakaroon ng idea, nagkakaroon ng knowledge, no? So hindi naman talaga full knowledge ang naiambag ko sa video na yun, kasi short video lang naman yun eh. Actually, di ba nga, hindi naman tayo matututo ng pag-ooperate ng isang oras lang, isang 5 minutes lang na panood ng video, bukas marunong ka na kagad, hindi ganun. So, at least paano, may naiambag ako na maliit na bagay. So, kung sakaling marami siya napanood ng video ng bako operator o crane operator, magkakaroon siya ng comparison, no? So, ang inano ko rito yung may mga bitter, pero kahit parang nakakapagambag naman sila sa atin, no? Tsaka yun nga, syempre, is sharing. Sharing is caring. Maliit na bagay na naiambag ko sa industriya, napakalaking impact. So, parang paulit-ulit na lang sinasabi ko, no? Tsaka pagdating dito sa industriya ng heavy equipment, no? So, karamihan dito, hindi naman kami nagsisiraan dito. Although may mga iba-iba kaming pananaw, andyan sila Bri TV, Mark Moto Vlog, Jesse TV, sila Manong Vlog, andyan yung mga heavy equipment operator natin, no? So, meron kami minsan na magkakaiba kami ng pananaw, pero hindi kami nagtatalo, hindi kami nagsisiraan, no? So, isa yung sa magandang halimbawa, no? Kasi ang viewers, andyan lang naman yan. Hindi naman to agawan ng viewers, no? Kasi ang viewers, andyan lang yan sa YouTube, marami yan. So, sila ang bahala mamili kung saan nila sila mas nasasatisfied o saan sila mas maraming natututunan. Hindi naman porque viewers ko, viewers niya, medyo lumalayo na usapan. Isasama ko na rin siguro sa topic yung pagiging inggit, no? So, tatawag na inggit. Nung nag-uumpisa pa lang ako mag-operate, syempre may mga kasama rin ako na mga tender or rigger na marami talagang bitter. Na pag nakita nila akong nag-ooperate, nagagalit sila sa akin kasi hindi naman daw ako authorized, but daw ako nag-ooperate. Unang-una, ang binigyan ako ng authorized ng operator na mag-ooperate. So dahil nga bitter yung kasama ko, ang mangyayari, parang dadamay niya pa yung operator na, oh sige, gusto mo, sabihin natin sa opisina na pinasampakan ni ganito, ganyan-ganyan. So, bitter talaga, no? So, ibig sabihin, parang nagkakaroon ng hilaan, no? Kasi ang usapan dun is, yung kayong dalawa lang ng operator, nagkasundo kayo, kumbaga, sasagutin ako ng operator kung may mangyari sa akin, syempre, dahil in-charge siya sa akin, nasa sa aming pag-uusap na lang. So, syempre, pag dabating ng opisina, alam naman natin na bawal yung ganun, no? Bawal magpasampa ang isang operator ng hindi authorized. So, ang pag-uusap na yun ay sa amin lang. So, may mga bitter talaga na talagang ihilain tayo pababa, no? Awa ng Diyos. Kahit paano ay yung mga natutunan ko, nagamit ko. At yung mga nangihila sa akin pababa nun, ewan ko nasa na sila ngayon, parang alam ko wala pa rin. Hanggang ngayon, andun pa rin sila sa posisyon nila. So, ang isang pagiging gitero, mga tol, iwasan nyo yan. Kasi yan, hanggang pagtanda mo, madadala mo yan, no? Kasi pag ang ugali ng isang gitero, mahirap yan. Hindi ka na nga nakatulong sa kapwa mo na meruwisyo ka pa, inggitero ka pa, no? So, mahirap yung ganun. Mamamatay kang inggitero. Yun ang mahirap doon, yun ang masakit na katotohanan doon. Inggit dahil di mo alam kung takot siya masapawan ng iba o ayaw niya magawa ng iba. Pag may mga aplikante na nag-a-apply, gusto niya, siya lang. Pinangyayari, kahit certified yung tao, binabagsak dahil takot siya masapawan. Alam niyo mga tol, dito sa amin, sa kumpanya, ako lang ang mag-isang operator dito na certified dito sa crane. Kasi isa lang naman ang crane namin. Pero marami nag-a-apply dito at lahat yan na-entertain ko. Actually, ilan yung naging operator dito sa company namin. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Pero tulad nga niya, nung napunta ako ng Dapitan, may pumalit sa akin crane operator. At ako naman bilang crane operator, naging winch operator sa ibang lugar, no? So, sinashare ko pa rin at lahat ng boom truck operator dito sa amin, lahat ng driver dito ay marunong mag-operate ng crane. So parang lumalabas kasi parang ako yung pinaka-pioneer dahil ako nauna, no? Pero lahat sila ay marunong mag-operate ng crane. Kaya pag ako'y nawawala, maraming pumapalit sa akin. So hindi ko pinagdadamot yung knowledge na yun, no? Actually, hindi ko na dapat ko bang sabihin. Yung ibang operator dito sa amin, kahit paano ako yung nag-alalay kung paano mag-operate, no? So nakakatulong din yun kasi nga pag wala ko, sila yung tawagan ng company. May pumapalit sa akin. Ang nangyayari, imbis na pagalitan ako ng kumpanya dahil ako hindi pumasok, ang nangyayari, may sumasalo. So, imbis na pagalitan ako, nawawala na, no? So, na-absuelto ako. Kasi ang mangyayari yan, kung pagdadamot mo yung knowledge mo at gusto mo ikaw lang lagi yung marunong, ikaw lang lagi yung marunong at pag nawala ka, ano mangyayari? Piling ano ka, di ba? Yung karamihan dito, piling VIP,
yung parang napaka-importante mong tao pag nawala ka, akala mo feeling mo ikaw lang hahanapin, mali yung ganun tol. Unang-una, company rules protocol nila to eh. Pag yung medyo nagyayabang ka na, huwag mong hahamunin ang company ng halimbawang resign, kung talagang di mo kayang panindigan. No? Kasi ang company, kaya kang palitan yan kahit 10, no? Ayan ang pinakaano niyan eh, ayaw nilang sumusunod sa gusto nila, ayaw gusto mo. Ang gusto mo mangyari, parang ikaw yung masusunod, no? Parang ginagawa mo, ikaw na yung nagmamando. Gusto mo, dahil ikaw lang ang marunong, iniisip mo, walang ibang papalit sa'yo. Yan ang iniisip mo, no? So, alisin natin sa utak natin yan. Pag ikaw nawala, kayang-kaya ka nilang palitan kahit 10. Yun nga lang, medyo magkakaroon ng konting delay. Siyempre, mahirap maghanap ng operator. Yun nga. Pero, hindi mo pwedeng labagin yung kanilang protocol, no? Ako mga tol, sa mga tinuturuan ko dito sa site namin, na hindi ako natakot na mapalitan. No, halimbawa, nakapaggawa ako ng hindi maganda at nagkaroon ako ng kasalanan sa company at ako'y naisipan tanggalin. So, ang tawag doon ay God's will, no? So, para sa akin, God's will. Kasi, lahat ng tinuruan ko dito, kung sakaling mawala ako, ang mangyayari, sila ang papalit sa akin. No? So, kahit pa paano, may pumalit sa akin. So, hindi naman ako natakot sa gano'n na... Kaya siguro mangyayari, pag dumating yung time na yon na ako'y mawala sa company na to at may pumalit sa akin, iniisip ko yan ay God's will. Kasi siguro, pag ako'y nawala rito, mas maganda yung aking pupuntahan. Yun ang iniisip ko eh, no? So, sa mga pinagdaanan ko, ganun madalas nangyayari. Natatanggal ako sa isang kumpanya. Actually, mga tol, sa pag-share ko sa ganito, yung mahilig ako magpasampa ng mga unauthorized person, 2 beses na akong nasuspindi. At 1 beses, yung natanggal ako sa trabaho, yun yung nag-uumpisa pa lang ako, bali pangatlo yun. Umpisa, natanggal ako dahil sa pag-ooperate. 2, nasuspindi ako at halos natanggal na rin dahil nga sa pagpapa-operate ko ng unauthorized person. So, bali, hindi ganun sa mga ano pala natin, mga viewers natin na mga minsan may mga nag-PM sa akin, nag-chat na gusto magpaturo, pasensya na po, pero ako po ay hindi nagtuturo ng actual. So, mga tinuturo ako lang, syempre, yung mga malalapit dito sa akin, mga malalapit ang loob, tsaka dito lang sa company namin. Yung mga iba nga rito, hindi naman lahat pwede ko maturuan, di ba? So, mga piling-pili lang. So, hindi naman talaga lahat na paano. Lalo na pag-outsider, mas lalong mas malaking ano yan, mas malaking hindi pwede yung ganun, no? So, ang naiambag ko lang siguro sa ngayon ay yung mga tulad nga ito, mga video tutorial yan. Yan lang siguro may ituturo ko sa inyo. Yun nga. Dahil sa pag-sharing ko at pagbibigay ko ng mga dagdag kaalaman, pagpapasampa, 2 beses na ako nasuspindi. So, dahil sa katigasan din ng ulo ko, natatanggal ako sa trabaho. Pero ang nangyayari, ang kapalit, mas maganda yung nagiging kapalit, no? So, kahit natanggalan ako, nawalan ako ng trabaho, yung dumarating na sa akin, na opportunity, mas gumaganda. So, kung sakaling dito ay nakagawa na naman ako ng hindi maganda, actually, meron na akong 2 memory ito dahil lang sa ako'y laging nahuhuling umiinom. No? So, bawal uminom sa company. Isang inom na lang, mga tol. Isang penalty na lang. Graduate na ako dito sa company namin. So, lahat ng mga gusto magabang, abangan nyo ang pagkatanggal ko dito sa company kung ako'y sisibakin. Pero ako'y naniniwala na kung ako'y mawala dito sa company namin, may mas magandang parating, no? So, kung mawala man ako dito, ang pwedeng pumalit sa akin, yung mga tinuruan ko dito na mga ating mga apprentice, yan. So, papacertified lang sila, pwede na silang pumalit sa akin dito, yun. So, at least paano, di ba, nakatulong tayo, bago tayo umalis, may mga natulungan tayo na hindi makakalimutan ng mga naiwan natin dito sa ating site, no? So, yun ang gusto kong sabihin, yung pagdating sa sharing, iwasan natin yung inggit, at... Yun lang muna masabi ko ngayon, medyo umaba na yung video natin. So mga tol, salamat nga pala sa mga viewers natin na sunod na siguro ako mag-shoutout, iniipong ko lang, no? So, kita-kits po next vlog, yun lang muna may ano ko lang, in-update ko lang kayo sa content na to. So maraming salamat, kita-kits next vlog.